bansang Sweden, mga sangkay opisyal na pong miyembro ng NATO. At nakaraan lamang mga sangkay, naglabas po sila ng isang statement na pinaghahanda na po ang bansa nila sa paparating na digmaan. Sinyalis na nga ba itong pagpasok nila sa NATO sa isang malaking digmaan at kanino nga ba sila makikipagdigma? So magandang oras po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Saba at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Malaking usapin ito ngayon mga sangkay, no? Itong pagpasok po bigla. Kasi finally, na-approve na po ang Sweden. Kasi nakaraan mga sangkay, hindi po ito ma-approve, no? At isa sa banta mga sangkay ay ang Russia. So kagaya po ng Ukraine, pinipigilan din po ito sa pagpasok sa NATO. So ngayon mga sangkay, ano nga ba ang mayroon, no? Sa Sweden at bigla pong nagdeklara po sila ng kung anong paghahanda sa digmaan. At nataon pa mga sangkay na inaprubahan na po ng NATO ang pagpasok nila. Anyway, before tayo magsimula, no, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. So sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. At eto mga sangkay, no, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga nanonood po sa Facebook, eto, may papagawa po ko sa inyo, saglit lamang po ito mga sangkay. Habang kayo ay nanonood, may makikita po kayong tatlong tuldok sa bandang itaas. Okay? Sa mismong video, itong nakikita nyo ay isa lamang pong halimbawa. So kung hawak nyo ang cellphone nyo, itong actual na pinapanood nyo ngayon, makikita nyo po yung tatlong tuldok sa Facebook, sa taas ng video. Okay, pindutin nyo po yan, tapos may lalabas po dyan na show more. Okay, yung show more na yan or my plus, pindutin nyo po. Okay, pag napindot nyo na, I hope na nasusundan nyo ako. Pag napindot nyo na yan, makikita nyo rin po yung notification bell sa taas. Pindutin nyo po yan, tapos pindutin nyo rin po yung all. Okay ba ya? So ito na mga sangkay, para magkalinawan na tayo. Ano nga ba itong nangyayari, no? Sa bansang Sweden. Ito kasi yung balita mga sangkay. Ayan, Turkey, inaprubahan na umano ang membership ng Sweden. Panoorin mo natin. Yes, Joselito, good evening. Good evening, LC. Turkey's parliament has granted approval to the North Atlantic Treaty Organization or NATO membership bid of Sweden following a four-hour debate. The accession protocol received 287 votes in favor, 55 against, with 4 abstentions. President Recep Tayyip Erdogan is expected to sign the bill, ending a 20-month delay. Mahirap din pala makapasok dito, no? Mga sangkay, itong aliansa nitong NATO. Ano to, mga sangkay? Pinapagtibay kasi nito yung kanilang mga aliansa na just in case magkakaroon po ng halimbawa na lang digmaan, pandaigdigan, itong NATO, sila po ay magkakasama sa iisang laban. Kapag mayroong isang kinanti dyan, mga sangkay, sama-sama na po sila nakakalabanin yung kung halimbawa na lang North Korea or Russia. So ang Ukraine, mga sangkay, gusto rin po sanang sumali niyan. Kaya nga lang, nahirapan din po hanggang sa naunahan na po ng digmaan ng Russia. Kasi nga po pinipigilan. Swedish Prime Minister Ulf Kristersson expressed positivity after the vote, stating that Stockholm is now one step closer to joining the alliance. Finland became NATO's 31st member last April, strengthening the alliance's eastern border with Russia. Dami, no? Dami na po nilang miyembro. Sweden and Finland, once neutral during the Cold War, shifted their stance due to Russia's invasion of Ukraine. Erdogan's initial resistance to the Sweden's NATO bid focused on concerns about Stockholm's acceptance of Kurdish groups deemed as terrorists. In response, Sweden tightened anti-terrorism measures, addressing Erdogan's worries about the Kurdistan Workers' Party or PKK. So kung mapansin ninyo ngayon mga sangkay, kampihan na po. Nakaraan ang hindi ko alam kung nangyari na po yung pagkikita ng Russian president na si Putin at kasama po itong si Kim Jong-un. Pero
Nakikita po natin yung galaw ngayon, mga sangkay, na mukhang patumbok po tayo sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Nagkakaroon na po ng mga alliance na tinatawag. The Turkish Parliament's Foreign Affairs Committee approved Sweden's bid last month, and Erdogan, while demanding US F-16 fighter jets for Turkey's Air Force, sought confirmation that Sweden's NATO accession would facilitate the process. United States Secretary of State Antony Blinken reaffirmed the U.S. commitment to Sweden formally joining the alliance during a recent visit to Istanbul, emphasizing that Sweden has met its commitments. Back to you, Elsie. Okay, mga sangkay. So ito pa. Dito ito sa local media natin. Ngayon, sa international, ito mga sangkay. Ito po yung aktual na inaprubahan. Turkey has voted to allow Sweden to join NATO. After 20 months of delays, what was the biggest remaining hurdle to expanding the Western military? Grabe, no? Nasa ano? 20 months di umano na delay ito dahil ayaw nga pong payagan na makapasok noong una. Nagkaroon pa po ng mga debate. Alliance has now been cleared. But why did it take so long? And what happens next? Ito ang tanong. Bakit nga ba na-delay? Kasi ako rin, mga sangkay, curious din ako. Ano nga ba ang reason ba't na-delay itong approval sa membership ng NATO sa Sweden? Sweden and Finland asked to join NATO in 2022 following Russia's invasion of Ukraine. Mm-hmm. So at that time pala, nakipag-alyansa na po sila dahil nga po sa ginagawa ng Russia sa Ukraine. Turkey surprised some members by raising objections. It said the two countries protected groups that Ankara deems terrorists. In April of last year, it endorsed Finland's membership, but along with Hungary, kept Sweden waiting. Ankara had urged Stockholm to toughen its stance on local members of the Kurdistan Workers' Party, which the European Union and United States also deem a terrorist group. Mm-hmm. In response, Sweden introduced a new anti-terrorism bill that makes being a member of a terrorist organization illegal. In addition, Sweden, Finland, Canada, and the Netherlands also took steps to relax Turkey arms export policies. Turkish President Tayyip Erdogan has linked Sweden's ratification to U.S. approval of sales of F-16 fighter jets to Turkey, a sale the White House backs. Now that Parliament has ratified the move, Erdogan is expected to sign it into law within days. That would leave Hungary as the only NATO member state which hasn't approved Sweden's accession. Mm-hmm. It had pledged it wouldn't be the last ally to ratify, but its parliament is in recess until around mid-February. So mayroon pa rin pala talagang kumontra, no? May mga objection, may mga humadlang din, mga sangkay na hindi po makapasok itong Sweden dahil nga rin po isa sa binabantay nila, lalong-lalo na po mainit yung mata ng Russia sa NATO eh. Yung Ukraine nga po eh. Muntikan po yun, mga sangkay. Kaya nga lang, hindi inaprubahan ng NATO dahil mahirap din po pala talaga makapasok dito dahil nga sa banta ng Russia, magiging malaking problema ito. Prime Minister Viktor Orban said on Tuesday he has invited Sweden's leader to visit and negotiate. Sweden's membership bid marked a historic shift away from decades of military neutrality. Mm-hmm. And joining the bloc will enhance NATO defenses in the Baltic Sea region. So sa matagal na panahon pala, mga sangga, itong Sweden, neutral. Wala po silang pinapanigan. Pero ngayon, may hembro na po sila ng NATO. At nakaraan, mga sangga, isa po sa top official nila, nagdeklara po ng paghahanda sa digmaan. Ano ba ito? Ito ba ay Russia, mga sangkay? Kasi ngayon, itong approval na to, malamang, mga sangkay, magre-react po dito yung Russia. Ankara's delays, while enabling it to extract some concessions, also frustrated some of its Western allies. So, ayan po, mga sangkay, ang nangyari, ang Sweden po ay na-approvehan na at welcome po ng NATO after po ng mahaba-habang panahon, mga sangkay, na paghihintay. So ang tanong dito, nakaraan kasi nagdeklara po sila ng
paghahanda sa digmaan. Nagre-ready na po sila. Ang tanong dito, ano nga pang pinaghahandaan mga sangkay? Kasi mapapansin nyo rin po sa NATO, sa mga laging nanonood sa akin dito, mga sangkay, ang NATO po, yung alyansa po nila ngayon, mas tumitindi. At magkakaroon nga po sila, I think March, if I'm not mistaken, magkakaroon po sila ng malakihang military drill na aabot po sa 90,000 ang dadalo na militar. Hanggang May po yan, mga sangkay. At napakaraming mga bansa, mga miyembro ng NATO ang kasali po dyan. At ikinakasa na po yan ngayon. So ngayon, mga sangkay, ano pong inyong opinion tungkol po dito na mukhang papalapit na nga po tayo sa sinasabing Third World War? Pero sana hindi mangyari, no? Ano pong inyong komento? Just comment down below. Now I invite you guys. Meron po akong Facebook group. Sana ba yun? Ayan. No. Hindi ito. Okay. Ayan nyo na yan, mga sangkay. Ito na lang. I-follow nyo po yung Facebook. Not Facebook pala. YouTube channel kong isa. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po yun sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.